Ang ating mundo ay punong-puno ng hiwaga at kababalaghan. Maraming pangyayari sa atin na kung minsan ay hindi natin kayang ipaliwanag at maunawaan. Kaya't samahan ninyo ako sa isang kwentong puno ng katatakutan at kababalaghan. Kaya't maging mapagmatsyag, buksan ang mata at ang tenga, talasan ang pakiramdam, at dadalhin ko kayo sa mundo ng kababalaghan. Ako nga pala si Ann, isang call center agent, 27, single. Tama ang inyong narinig, single ako. 3 years ago, namatay ang nobyo ko sa isang car accident. Halos namatay din ako ng araw na yon. Hindi ko matanggap ang pagkawala niya. Sa loob kasi ng 5 taon ng pagiging mag-on namin, masasabi ko na kasal na lang ang kulang at ganap na kaming iisa. Sa loob ng 3 taon na yon, halos buwan-buwan ay dinadalaw ko siya sa sementeryo para dalhan ng bulaklak at kausapin na rin. Panatag ang loob ko tuwing nakakasama ko siya. Parang tumitigil ang lahat na animoy ako lamang ang nakakaramdam ng paggalaw ng mga oras. Hanggang sa mangyari ang isang bagay na hinding-hindi ko malilimutan. 1 taon na ang nakalipas. Noong November 2, 2013, sa Garden of Love Cemetery. Manong, para po. Sabi ko sa Manong Chuper at nagmamadali kasi ako ng araw na yon. Hindi kasi ako pwedeng magtagal sa sementeryo dahil tumawag ang kaibigan ko na kailangan ko siyang samahan sa ospital. Humihilab na daw kasi ang tiyan niya at wala ang kanyang asawa. Siguro, babalik na lamang ako bukas dito para madalaw ulit ang nobyo ko. Medyo nasa bandang dulo pa ang himlayan ng nobyo ko. Halos patakbo na nga akong nagtungo doon. Hingal na hingal kaya't naupo muna ako sandali nang bigla kong maalala. Ay, nako naman! Naiwanan ko pa yung kandila. Paano ba to? Anong ititiri ko? Ang tanga-tanga ko talaga. Hay, sabi ko sa sarili ko nang may biglang nagsalita. Ate, bili na po kayo ng kandila. 5 piso lang ang isa. Ang sabi ng batang lalaki. Ay, kalabaw. Nagulat ako sa batang ito. Nag-aalangan akong tumingin sa kandila niya. Ang mura naman ata nito, pero naisip ko na bilhin na rin kesa naman wala, baka magtampo pa ang mahal ko nito. Sige, iho, pahingi ng 2, ang sabi ko. Ate, 3 na po ang kunin niyo. Huli na kasi ito, para makauwi na rin ako. Ang nakangiting sabi ng batang lalaki sa akin. Demanding ang batang to, sabi ko sa isip ko. Siguro, uwing-uwi na talaga siya. Halos kakaunti na lang naman din kasi ang tao sa sementeryo ngayon. Mas marami kasi talaga ang nagpupunta kung November 1. Matapos kong bayaran, ay agad nang umalis ang bata. Ako naman ay agad ko itong sinindihan, ngunit naputol ang 3rd candle na sisindihan ko, kaya't minabuti ko na lamang na ilagay sa loob ng bag ko. Umusal lang ako ng kaunting dasal na sana ay masaya na si Jason sa langit, at sana ay lagi niya akong sasamahan at gagabayan. 1 sandali pa ay biglang humangin ng malakas. Sa totoo lang, kinilabutan ako. Kaya't hindi ko na inantay pa.
na mga lahati ang kandila. Agad na akong umalis at nagtungo sa aking kaibigan. Dinala ko siya sa ospital upang ipa-check up. Ini-admit naman na siya kaya't inantay ko na lamang ang kapatid niya para pumalit sa akin sa ospital. Pasado alas 8 na ng gabi nang makauwi ako sa bahay. Hindi na ako naghapunan dahil pagod kasi ang katawan ko sa maghapong pagbabantay sa kaibigan ko. Natataranta nga ako lalo na nung nasa ER na siya. First time ko kasi sumama sa nanganganak. Nakatulog agad ako. Nagising na lang ako nung mga bandang alauna ng madaling araw. Dahil sa pagkatok sa pinto sa labas. Sino kaya iyon? Ang lakas kumatok, parang hindi nag-iisip na may natutulog. Pagbukas ko ng pinto, wala namang tao. Pero pagtalikod ko, muli na namang may kumatok. Binuksan ko muli, ngunit napakalamig na hangin na lamang ang sumalubong sa akin. Nagpasya na lamang ako na umakyat muli sa kwarto at ipinagpatuloy ang aking pagtulog. Jason? Tanong ko sa lalaki na nasa aking harapan. Ako nga ito, aking mahal. Pero di ba, patay ka na? Ang tanong ko. Oo nga, pero muli akong nagbalik para sa'yo. Alam kong miss na miss mo na ako, at ganun din ako. Ang sabi ng lalaki, pero patay ka na, hindi ka na maaari dito sa ibabaw ng lupa. Ang sabi ko, pero gusto na rin kitang makasama. Hindi maaari, Jason. Sa takdang panahon, magkakasama rin tayo. Bakit pa antayin natin ang takdang panahon kung pwede naman ngayon? At numiti ito nang makahulugan. Anong ibig mong sabihin, Jason? Ang tanong ko. Muli siyang umiti nang makahulugan. Lumapit siya sa akin at inakay niya ako. Ngayon ko lamang napansin na nasa labas pala ako. Hindi ko alam kung saang lugar ito. Madilim, mausok, at nakakakilabot. Tinapunan ko ng tingin si Jason. Hindi ko maipaliwanag, ngunit parang may kakaiba. Parang hindi ko siya kilala. Binitawan ni Jason ang aking kamay. Nagkaroon ako ng pagkakataong tumakbo pabalik sa pinanggalingan namin. Nakayapak ako, kaya medyo masakit sa paa. Napansin ko na nakapantulog ako. Ibig sabihin, nananaginip ako. Huminto ako at pumikit. Umusal ng dasal at maya-maya pa, napabalikwas ako at bumangon. Binabangungot ako. Salamat na lamang sa Diyos. Akala ko, totoo na nakita at nakasama ko si Jason. Naguguluhan man ako, ay pinilit ko na lamang muli na matulog. Kinaumagahan, bumalik ako sa sementeryo. Ikinuwento ko kay Jason yung nangyari kagabi. Pagkababa ko ng sasakyan, dumiretso agad ako sa puntod niya. Malapit sa puntod, ay may narinig akong isang lalaking may kausap sa telepono. Hay nako, Lisa. Totoo ang sinasabi ko sa'yo. Nagpakita si Emily sa akin kagabi. Ang sabi ng lalaki sa kausap niya sa telepono habang nakaupo siya sa Bermuda grass. I swear, Lisa. Believe me. Nagpakita siya sa panaginip ko. Okay, sige. Babay na. Tatawagan na lang ulit kita later. Ang sabi pa ng lalaki, na-curious ako sa aking narinig, kaya nilapitan ko siya. Sir, pwede bang magtanong? Hindi naman sa pangingialam. Pero sabi niyo po kanina, nagpakita sa inyo kagabi
ang isang kilala ninyong yumao? Ang tanong ko. Oo, iha. Seryoso ako. Kahapon kasi, nagpunta na ako rito. Tapos kagabi, nagpakita siya. Gusto niyang magkasama na kami. Sabi ng lalaki habang tinatanggal at pinapalitan ang kandilang nakalagay sa lapida. Nang mapansin ko, kapareho ito ng binili ko kahapon. Iba talaga ang pakiramdam ko sa kandila na yon. Mula pa kahapon na bumili ako sa bata. Manong, yung kandila nyo, saan po yan galing? Ang tanong ko. Eto ba? Sa batang lalaki kahapon, nagbebenta. Sakto nga kasi naiwan ko yung kandila na dadalhin ko sana. Nagulat nga ako kasi nagpapapasok na pala sila ng vendor rito. Samantalang noon ay bawal. Mahabang pahayag ng lalaki. Oo nga, bawal ang vendor rito. Pero bakit yung batang lalaki kahapon? Nagtitinda siya ng kandila. Tapos, nakita siya nung guard na nagro-ronda. Bakit hindi siya sinita? Naguguluhan ako sa naiisip ko. Pero hindi kaya... Isinama ko ang lalaki at dali-dali kaming nagpunta sa guardhouse. Kuya! Tawag ko sa guard. Nagpapapasok ba kayo ng vendor rito? Ang tanong ko. Naku ma'am, hindi po. Bawal po rito yun. Batas po namin na no vendors allowed. Ang pahayag ng guard. Eh bakit kahapon? May nakapasok na batang nagbebenta ng kandila. Bumili po ba kayo? Tanong ng guard na parang natataranta at natatakot. Oo, manong. Pati itong lalaking kasama ko. At alam nyo ba, may masamang nangyari kagabi. Pakipaliwanag naman, manong, kung ano ba ang totoo. Mahabang pahayag ko. Matagal ng panahon nang mamatay ang anak ng isa sa may-ari ng private cemetery na ito. Sabi nila, nagpapakita raw ito sa mga taong malungkot. Binebentahan niya ito ng kandila na may sumpa. Kapag humiling ka raw sa nakasinding kandila, ay magkakatotoo raw yun. Kung bumili kayo at nagtirik, malamang na biktima kayo ng bata. Pero paano mawawala ang sumpa? Ang tanong ko. Sa susunod na taon, antayin niyo ulit ang bata. Bilhan niyo ulit ng kandila at humiling na sana mawala na ang sumpa para hindi na kayo muli pang bangungutin. Bigla kong naalala ang putol na kandila sa bag ko. Kinuha ko ito at tinanong kung saan nakalibing ang batang namatay. Sinamaan kami ng guard sa isang magandang libingan. Doon ay sinindahan ko ang kandila at nagdasal na sana ay matahimik na ang kaluluwa ng batang namatay at huwag na siyang manggambala ng iba pa. Umihip ang malakas na hangin. Nagtayuan ang balahibo namin. Nagpakita sa amin ang kaluluwa ng bata. Nakangiti na ito at mukhang masaya. Kumaway siya sa amin at nagpasalamat. Pagkatapos noon, nawala na siya. Siguro naman, hindi na ulit siya manggagambala. Sana ay matahimik na rin ang kaluluwa niya. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po. Isang kwentong katatakutan na naman ang aming naibahagi sa inyo. Kaya't maging mapagmatyag, dahil ang mundo ay puno ng kababalaghan.